The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would a long ago have repented, sitting in the sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, dito po sa Pangasinan. Minsan po may lumapit sa aking kaibigan ko na babae. Sabi niya, "Father, matagal na po kung hindi nagdarasal, may isang buwan na po. Tumigil na pala," sabi niya. "Tumigil na po akong magdasal for a month na po." Sabi ko, "Bakit naman?" Sabi niya, "Kasi, Father, feeling ko parang wala naman nangyayari. Parang wala nakikinig." Sabi niya. Sabi ko, "Sige, ganito na lang. Para makita mo lang kung ano yung difference ng nagdarasal at hindi nagdarasal. Halimbawa," sabi ko, "may dalawang estudyanteng magtitake ng exam o board exam. Yung isang estudyante, araw-araw nagdarasal. Yung ikalawang estudyante, hindi talaga nagdarasal. So, malapit na yung exam, and then dumating na si exam, nagtake silang dalawang parehas. Yung araw-araw nagdarasal, at yung hindi nagdarasal, nagtake ng exam. Naghintay sila. Pagkatapos ng exam, naghintay sila ng ilang buwan, lumabas ang resulta. Parehas pumasa. Ang tanong, anong pinagkaiba ng nagdarasal at hindi nagdarasal? Yung estudyante hindi nagdarasal at yung estudyante nagdarasal araw-araw, eh parehas naman pala silang papasa." That's the first scenario. Yung second scenario, may dalawang estudyante rin. Yung isa, araw-araw nagdarasal, humihiling sa Diyos na, "Lord, sana pumasa ako, lahat." Yung pangalawa, hindi talaga nagdarasal. Nag-take sila ng exam. Naghintay sila ng ilang buwan at lumabas ang resulta. Anong resulta? Pareha silang bumagsak. E parehas naman pala, magdarasal ako o hindi, parehas din naman pala yung magiging resulta. Anong pinagkaiba nung nagdarasal at hindi nagdarasal? Sa nagdarasal, nakita niya sa unang senaryo na ang kanyang pagpasa ay biyayang kaloob ng Diyos sa kanya. Nakita niya in the eyes of faith, ito ay grasya ng Diyos. Pero yung pangalawang hindi nagdarasal, hindi niya nakita yon. Sasabihin niya, "Magaling ako eh. Nag-aral ako. Matalino ako." Yun ang sabi niya. Yung pangalawang senaryo, pareha silang bumagsak eh. Sabi nung hindi nagdarasal pala araw-araw, pero hindi pumasa. Ang sabi niya, biyaya pa rin ito ng Diyos. May second chance pa naman. Ang sabi niya. Nakita niya na biyaya pa rin ng Diyos yun. Sabi niya siguro, eh kasi kung pumasa ako, baka maging delikado yung mga ano. Diba? Kung alimbawa, doktor siya, hindi pumasa siya, kahit hindi siya pumasa, ibig sabihin, delikado yung mga pasyente, no? Kasi hindi siya pumasa sa ano eh, exam. So sabi niya, baka kailangan ko pang mag-aral mabuti para pag naging doktor ako, mas magiging maayos yung mga pasyente ko. Nakita niya kahit hindi siya pumasa na yun ay biyaya sa kanya ng Diyos. Yung hindi pumasa, na hindi nagdarasal, sabi niya,
Eh, ganun talaga. Sisisihin niya yung iba. Nagbago kasi yung gumagawa na exam. Hindi ako nakatulog, hindi ako masyado nakapag-aral. So, ang dami mga alibis. Hindi niya nakita yon. Kaya ang pagdarasal, nakikita natin in the eyes of our faith ng mga biyaya ng Diyos sa atin. Pag hindi tayo nagdasal, hindi natin makikita yung mabubulag tayo. Akala natin lahat ng nangyayari sa atin, ay kagagawa natin. Resulta ng ating paghihirap o resulta ng ating pagod, resulta ng ating sa sarili natin. No? Yun ang pinakaiba nun. Kaya sa ating ebanghelyo, mapapansin natin, ano? Hindi nakita ng bayan ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum yung mga biyayang binigay ng Diyos sa kanila, sa kanila. Na natili pa rin sila sa kanilang buhay, yung kanilang dating buhay. Ano ba yung mga anong buhay nila? Yung dati nilang ginagawa, nakikipag-away sila, hindi sila nagbalik-loob sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa Gospel ni Luke, sabi niya, kung yung mga biyayang ibinigay ko dito sa mga bayan na ito ay ginawa ko sa bayan ng Gentil, ng Sidon at ng Tyre, baka maraming nagbalik loob. Sapagkat ang bayan ng Tyre at Sidon ay naging mabuting mamamayan o mananampalataya. Di nila nakita yon. Kaya nung kaibigan ko after namin mag-usap, sabi niya, Father, paano ba magdasal? Sinasabi niya. Sabi ko, kami sa mga religious, structured ang prayers namin. Ano ibig sabihin ng structured? Morning prayer, rosary, sa umaga. We have daytime prayer, either before lunch, or we pray before and after meals. Meron din sa evening prayer at 6 o'clock. At may night prayer. Structured yun. Plus our own personal prayers. Pero sa'yo, you are working, sabi ko sa kanya. Okay na yung pagising mo, magdasal ka. Lord, thank you po, nagising ako. Diba? Bago ka kumain sa umaga, paglabas mo ng bahay, Lord, iniling ko po yung inyong patnubay sa aking paglalakbay at sa aking pagtatrabaho. Pwede yun. At bago ka matulog, magpasalamat ka for the whole day na binigay sa iyo ng Diyos. Marami naman tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Nakakapagpabago ng buhay yun. Nagkakaroon tayo ng mata sa ating pananampalataya. Kaya ang imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo, huwag nating kakalimutan yung ating patuloy na pagdarasal ng taimtim. Mas nakikita natin sa mata ng ating pananampalataya na lahat ng nangyayari sa atin ay biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Amen.